金瓜的金瓜的，哎，全家都给他个糖果，该那个人，那个人。Ang aktor na pag-uusapan natin ngayon ay nakilala lalo sa pelikulang komedya. Ang kanyang bawat hirit na linya ay talagang hakalpaka sa katatawa. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Cipriano Cermeño II o mas kilala natin bilang si Redford White sa harap ng kamera. Ipinanganak noong December 5, 1955 sa Cebu City. Bata pa lang ang ating bida ay napagkakamala na siya na may dugong ibang lahi dahil sa kanyang kondisyon na albinism, madalas siyang tawagin na anak araw. Pero dahil dyan sa kanyang kakaibang kondisyon at talento sa pagiging komedyante ay nadiskubre siya ng direktor na si Bert De Leon. Siya ay inalok na mag-screen test kasama si Bing Angeles at ang dalawa ay agad naman nag-click sa mga manonood. Una natin siyang nakita sa TV sitcom na School Bukol ng IBC 13. Dito na rin niya nakuha ang screen name na Redford White na ibinansag sa kanya ng magaling na komedyante na si Joey De Leon. Nagpakita ng galing at natural na pagiging komedyante ang ating bida. Kaya naman naging sunod-sunod na ang mga proyektong alok sa kanya. Ilan sa mga pelikulang kanya kinabilangan na talagang pinahagalpak tayo sa katatawa ay ang Sinisinta Kita, Di Ka Kumikibo noong 1981, Johnny Tango, Tatanga-tanga, Dakila naman noong 1982, Wrong Mistake at Johnny Tango Rides Again noong 1983, Johnny Rambo Tango noong 1984, Swak noong 1985, Johnny Rocky Tango noong 1986 at marami pang iba. Nakasama din niya magaling na aktor na si Eric Kison sa TV sitcom na Body and Soul na umere noong 1990 hanggang 1994 na talaga naman pumatok sa mga manonood nito. Ang kanyang payat na pangangatawan, Misty Sumbalat, ay talagang epektibo sa bawat palabas na kanyang pinagtatampuan. Nakasama din niya malalaking pangalan pagdating sa komedya gaya ni Dolphy, Big Soto, Babalu, Chiquito, Andrew E. at marami pang iba. Dahil sa galing niya sa komedya ay ginawaran pa siya ng PMPC Star Award bilang Best Comedy Actor sa palabas na Body and Soul na nagpatunay sa galing niya sa komedya. Alam nyo bang na ang ating bida ay reliyosong tao at aktibo sa simbahan? Sa katunayan, nagpagawa pa ito ng simbahan malapit sa kanyang tinitirhan sa Caloocan. Lampas sa 50 ang kinabilangan at nagawang palabas ng ating bida sa pelikula at telebisyon. Ang kanyang kahuli-hulihang pelikulang kinabilangan ang School Bukol 20 Years After noong 2008. Matapos nito ay tuluyan ng namahinga sa paglabas sa kamera ang ating bida dahil sa mga nararamdamang sakit. Noong una, ang akala niya ang sanhi ng kanyang madalas na pagkahilo ay vertigo. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na sumailalim sa MRI, subalit tinanggihan niya ito. Itinago niya ang kanyang karamdaman para hindi mag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang humila ang kanyang katawan at napag-alaman na siya pala ay may stage 4 brain cancer na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. July 25, 2010. Nang sumakbilang buhay na magaling na komedyante na si Redford White sa edad na 54, ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Our Lady of Eternal Peace Memorial Park sa San Jose del Monte, Bulacan. Bagamat wala na ang ating bida, ang kanyang mga naiambag sa pelikulang komedya ay hindi na malilimutan pa. Isa sa Redford White sa mga hinahangaan natin pagdating sa pagpapatawa at ang kanyang mga di malilimutang pagganap sa pelikula ay ating binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, anong mga naging pelikula ang kinabilangan ni Redford White ang talagang humagalpak ka sa katatawa na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Ay, nakita mo si Kate? Oh, umalis ah, kasama ni Pete. Sino Pete?